si may nagsasabing, oy, wag ko kayong matakot sa pagtaas ng dolyar kumpara piso. Kasi naging halos 60 pesos na. Yan. Oh, oh. Ang sabi naman ng iba, hindi, mataas pa rin ang piso. Oh, oh. Talaga lang na nagkataon na malakas talaga ang dolyar eh. Ayan. Di ba, paling halimbawa, tayong dalawa, mm-hmm. Si Jen at saka si Nelson, matipuno ang katawan niyan. Uh-huh. Eh, sapagkat ang katabi niya, si Palito eh. Oo, oh, edi... Di ba, ikaw kukumpara mo nga naman si Palito, mm-hmm. Di ba? Oh. Parang ano lang yan eh. Ay, ang gwapo naman ni Jen at Nelson. Eh, siyempre, mga katabi niya, mga kontrabida, mga mukha, di ba, mga gano'n. Eh, may dumating pang mas gwapo sa atin. Stand hindi out talaga yun. Pangit tayo. Mas yun. Gwapo lang yung dumating. Parang yun. Gano'n, di ba? Tama yun. Eh, parang yun na din sa halaga ng piso. Oh, eh, kasi ho, nagkaroon ho kasi ng parang debate pagka dito, lalo na sa social media kahapon. Oo. Kasi ito hong si congressman, at presidential santo eh, kung tawagin nila. No? Sandro Marcos. Ay, kaibigan ko yan. Ganyan kami. Oo naman. Plus, no? Pare. Mamaya, malalaman natin kung bakit natin naging kaibigan yan. Naimbag na bigat. Manong. Eto, siguro kung may nakakakilala sa kanya, lalo na kung nanonood si Alexa, i-text mo muna si Sandro para manood, para matutunan niya yung... Sino si Alexa? Ay, yung kanyang yung close friend niya. Yung close friend niya. Oo. Kadiner natin nung isang araw. Alam mo naman mga kadiner. Hinalap natin si Sandro eh. Sabi, inutusan doon yan, mamalengke. Ang sabi po kasi ni Sandro Marcos na nagkaroon ng kalituhan. Okay. Eh kasi naman, kuminsan, ito kasi ang isang lesson natin for today, mga kababayan. Okay. Yung tungkol sa paghahabi ng mga sentence, statement, na kapag ka hindi maingat, ay talagang nagkakaroon ng miscommunication. Totoo. Kagaya nung sa, mamaya pag-uusapan din natin, kagaya nung nabanggit ni Senador Migs Zubiri, na tayo daw ay na-blacklist ng China. Nako! Kuryente pala yon. Fake news. Eh dahil sa nilinaw ng Chinese embassy na hindi pala ganon. Kayon. Eh kasi ito, Jen, i-translate mo. Ito kasi yung pagkakasabi ng Chinese embassy na nung tinranslate ni Senador Migs Zubiri ay nabablacklist na tayo. Ah, ganon. Ito, i-Tagalog mo, ha? Alam mo naman kasi dyan sa mga... Chinese to, ha? Ah, ganon. Ito, Tagalog mo, ha? Oh, sige. Okay. Chong Choy La. Ba't teka lang? So yung ibinamihan, hindi ang basa. Ito, sabi ng embassy. Oh, okay. Chong Choy La. Si Ricky Chong Chola. Abo chiki, ek. Ano sabi? Bobo chichan. Alam ko rin yun. Oh, alam mo rin. Eh, ang pagka-translate mo na, hindi namin bina-blacklist ang Pilipinas. Hindi pala. Yun pala yun. Mm-hmm. Eh ngayon, nagkaroon din ho ng pagkalito dahil ang sabi naman ni Sandro tungkol dun sa palitan ng piso at dolyar, ito, pwede mo siguro ng Tagalogin. Ayan, sige. Maintindihan. Ano, Ilocano ba yan? Hindi, English. English, okay. Kong Sandro, pakinggan mo, ha? The peso is not weak. Ang peso. Ang piso. Oh, ang piso ay hindi mahina. Ayan, ha? Ang piso ay hindi mahina. Hindi mahina, Because the peso is weak. Dahil ang piso ay mahina. Ano ba talaga? Malilito ka talaga, di ba? Ayun ba talaga sinabi niyo? Ano? The peso is weak. Oo. Sige, tuloy pa. Ang piso ay mahina. Because the dollar is strong. Dahil ang dolyar ay malakas. O, diba? Talagang malilito ka. Pero sa aming mga medyo matatalino dyan, hindi kami nalilito dyan. Kung ako, pangkariwang mamaya, ang magiging sagot ka, ano daw? Ang gulo mo, di ba? Ano daw? Kasi sa aming mga medyo... Alta sa syudad. Sige. Malilito dyan. Okay. Pero, Sandro, Alexa, kung nakikinig man kayo, may audience kasi tayong public, eh. Di ba? Dapat, huwag kang gagawa ng statement. Maaaring kayo magkaintindihan. Pero sa general public, nakakalito nga yung... The peso is not weak because the peso is weak. So parang gusto sabihin, hindi ho kami mahina. Oo, dahil ang... Dahil mahina po talaga kami. Tapos meron pang the peso is weak, di ba? Oo nga. Pero ibig lang sabihin yan, ang piso ay hindi mahina dahil mahina. Kundi ito ay dahil sa mahina. Makakalito nga, di ba? Oo. Pero ang ibig nga kong sabihin yan, eto kung ako'y kinonsulta lang, di ba? Tumawag... Nelson, bilang consultant ko. Manong! Manong Nelson! Tama ba itong sentence ko? Uh-huh. Nasabi ko naman, tama po yung message. Kaya lang, i-reconstruct natin. Kasi makakalito. I-reconstruct natin yung pangungusap. Yes, so, pwede nang sabihin,
the peso is not weak. Oo. It because just happened that the peso is strong, oo, but the dollar is stronger. Dapat ganun. Ah, pwede. Oo nga, no? The peso is strong, but the dollar is parang strong. Parang si Haydelyn Diaz, yung mga kalaban ni Haydelyn Diaz ay malakas, oo, pero higit na malakas si Haydelyn. Ayun. Ganyan ang ibig sabihin niya sa sentence niya. Ayun. So, ang peso ay hindi mahina. Oo. Nagkataon lang na malakas ang dolyar. Oo, mas malakas yung tumapat. Ayun. Kami naman eh... Kung sa mga magagaling na basketball player yan, magaling ang Gilas Pilipinas. Ay, oo naman. Ay, pero mas magaling yung US team. Yung Lakers. Oo, ganyan, kaya diba? NBA team yun eh. Oo. Diba? Oo. Parang sinabi mo na ang bangkong ito ay matatag. Pero mas matatag ang Banco de Oro. Diba? Oo, ano? Sinasabi na, guess natin ngayon. Talaga naman yung mga... May dalawa kayong pera dyan. may mga panauhin pala tayo. May mga panauhin kami ngayon. Oh, ganon. Oh, yun ho ang message ni Congressman Sandro. Ayun. The peso is strong, but the dollar is stronger. Kaya lang, hindi maganda yung choice of yung construction. The peso is not weak, but the peso is weak. Because the peso is weak. Nakakalito tuloy, di ba? Oo. Eh tayo naman dyan, kung tayo gagawing consultant, actually, kape lang naman tayo dito sa programa na to, no? Okay na tayo eh. Yun na nga, yun na nga.